1,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan sa kalusugan, naiibang pamamaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong Kaibigan sa Kalusugan, Community Edition. Good evening, mga kaibigan. Good afternoon. Still 5, but it's almost evening. So, good afternoon. Welcome to KSK Community Edition. I'm Rigel Gomez, co-inventor and scientist at Kaibigan sa Kalusugan. Together with me is Ate Tin, Ate Violi, and Ate Pavs. Good afternoon po sa lahat na nakikinig sa aming programa ngayong hapong ito. Ako po si Ate Tin, ang inyong Kaibigan sa Kalusugan. Makakasama nyo mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Kaya sa mga nakikinig po sa atin, tutok na po sa aming programa. Kunin po ang ballpen at papel at ilista ang mga importanteng sasabihin namin ngayong hapong ito. Magandang hapon po sa kanilang lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood po ng Facebook Live. Ako po si Ate Violi, ang inyong kaibigan sa kalusugan. I-text nyo na po o tawagin na ang inyong mga kakilala, mahal sa buhay na may karamdaman. Sabihin nyo po na makinig sa amin, marami silang matututunan. Yes, good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig at pati na rin po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang Facebook Live. Ako po si Ate Pabs, makakasama nyo po sa isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan, sa karamdaman, kung paano natin malalabanan at maiiwasan ang mga ito. Before we start, we'll play a message from our inventor and scientist, Mr. Richard Nixon Gomez. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat na mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat na ipinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. That was our inventor and scientist, Mr. Richard Nixon Gomez. He just finished his consultation at Ortigas. Natatapos lang po ng ating free health consultation ngayon sa Ortigas, Pasig City. Yan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa karamdaman na diabetes. In fact, maraming tao ang mayroong diabetes pero hindi nila alam. At marami ring tao ang nahihirapan sa ganitong karamdaman. Diabetes is one of the most preventable diseases in the world. So diabetes is something that has multiplied in the last 20-30 years. In fact, ayon sa ating statistics ng DOH, 1 out of 5 adult Filipinos are diabetic. Oh, that was 10 years ago. Pero ngayon, 1 out of 4 adult Filipinos are diabetic. So apat tayo dito, sino kaya dito ang may diabetes? So originally was that 1998, it was 1 out of 25. And then 2008, 1 out of 5. So imagine what will happen if more and more people have diabetes. So diabetes, what is diabetes? Ang diabetes, ito yung abnormal na pagtaas ng blood sugar sa ating dugo. At ang lahat ng tao na nandito ngayon, na nabubuhay dito sa mundo, meron tayong blood sugar sa ating katawan dahil ito ay normal na compound sa ating dugo. At ang blood sugar na ito, kapag ito ay napabayaan na tumaas or pagka kasi tumataas, hindi maganda. Pag bumababa din, hindi rin maganda ito. Sabihin na lang natin for our discussion purposes na ang minimum or minimum level ng blood sugar is nasa 70. Then maximum is 110. So pag below 70,
ang tinatawag na hypoglycemia. At kapag naman ito ay tumaas ng 100, ito yung hyperglycemia. Pero kapag parating mataas ang blood sugar, ito na yung diabetes. Mm-hmm. So having too little blood sugar usually has bad effects also. Mm-hmm. You'd be sluggish, you'd be tired. Having too much blood sugar will also have a lot of bad effects that we'll discuss later. So diabetes is is that consistent high or uncontrolled blood sugar? Mm-hmm. So mamaya po, pag-uusapan natin ang diabetes, kung ano ba ang maaaring mangyari kung ikaw ay mayroong mataas na blood sugar. Mag-text lamang po kay Ate Tien sa 0922-678-3907. Ulitin ko po, i-text lang po ako kung kayo po ay may mga katanungan. Ate Tien at 0922-678-3907. Kaibigan sa Kalusugan, Community Edition. If you have any questions, you could always ask Ate Tien at 0922-678-3907. We had a free health consultation earlier at Ortigas. Namamanid ba ang inyong mga kamay at paa? Parang tinutusok ng karayom o minsan ay walang pakiramdam? Magpunta sa ating free consultation. Sa Ortigas, Pasig, tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ang Crown Plaza Hotel, kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue. Every Saturday afternoon po, alauna hanggang alas 4 ng hapon, meron po tayong ginagawang free health consultation sa Ortigas, Pasig City. Actually, katatapos lang ng ating free health consultation dun ngayon. Ito po ay matatagpuan sa Unit 101 and 102 ng Corinthian Executive Regency, Ortigas, Pasig City. Madali lang natin itong makikita. Kung alam nyo po yung Robinson's Galleria, sa likod na yon makikita ang Crown Plaza Hotel. Kasunod ng Crown Plaza Hotel, yung pong Corinthian Executive Regency. Nasa ground floor po ang ating tanggapang kaibigan sa kalusugan. Every Saturday po, alauna hanggang alas 4. Pero mas maganda kung alas 12 pa lang nandun na po kayo. First come, first serve. We have a lot of patients. That's why we expanded there. We serve one unit now. We have two units. Two units na tayo. Yan po yung patunay na talagang parami ng parami ang ating mga pasyente na pumupunta sa ating tanggapan. At sila'y gumagaling. Oo, in fact, hindi lang Ortigas ang nag-expand sa atin, di ba? Pati ang ating Monumento and Cubao. And then what are our newest branches? Oo, meron po tayong bagong branch sa Pasay City. Ito po'y matatagpuan sa Empire Center Mall, nasa corner po ng Taft Avenue at ng EDSA. Makikita po nyo doon ang red building. Nasa baba po yung Save More at nasa fourth floor naman po kami. And every Monday po yan, mula alauna hanggang alas 4 po ng hapon. Yes, so we have a free health consultation at Pasay. So earlier we were talking about diabetes. We talked about the definition. So diabetes is unregulated, uncontrolled blood sugar. And how does this happen? Ang diabetes kasi, or yung pagtaas ng blood sugar sa ating dugo, sabi natin kanina, hindi maganda kung tumataas or ito ay bumababa. Kapag tumaas, sinasabing hyperglycemia. Pag bumaba naman, hypoglycemia. Hindi rin maganda yon. So, ang blood sugar, kailangan natin yan sa ating katawan. Oh, importante yan. Oh, importante yan dahil kapag ikaw ay walang blood sugar, patay ka na. Oo, natural lang po. Normal lang po ang merong blood sugar sa katawan dahil kailangan po yan natin. Oh, dahil ito ang nagsisilbing fuel. Parang sa sasakyan, hindi siya aandar kapag walang fuel, di ba? Kaya lang, para rin sasakyan yan na kailangan may susi para umandar. Diba? At ang susi yun ay ang insulin na hormones na pinoproduce ng ating lapay o ang ating pancreas. At ang pancreas, ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng ating tiyan sa ibabaw. Yan, at yan ang nagpoproduce ng insulin, natural insulin sa ating katawan para hindi na nagtuturok ng insulin yung mga diabetic patients. Ayan. Oo. At meron tayong dalawang klase ng diabetes. Ito yung unang tinatawag na type 1 diabetes or insulin dependent. Oh, kung saan ang pancreas ay hindi nagpo-produce ng enough insulin. Mm-hmm. Yan. Kaya hindi siya nagpo-produce ng enough insulin, kailangan ng
artificial insulin. At alam nyo ba na ang artificial insulin, nanggagaling ito sa baboy. Yes, most of the time they would get it from the pancreas of pigs. Oh, eh gusto ba natin na magkaroon ng mahaluan tayo ng galing sa baboy? And then not just that, there's a lot of side effects, but we could talk about that later. What's the second type of diabetes? Yung pangalawang klase ng diabetes, ito naman yung insulin resistant. Kung saan ito naman ang ating pancreas ay nagpo-produce ng sariling insulin pero hindi na siya nire-recognize ng cells. Yes, so we have insulin dependent and insulin resistant. Sabi niyo nga kanina, ang susi yung insulin. Pero kanina may insulin, kagaya lang ng padlock, yung padlock ang kinalawang. May susi nga, pero hindi rin nabuksan kasi kinalawang yung padlock. Yes. Hindi makapasok ngayon yung sugar doon sa cells. Yan sa mga... Kaibigan sa Kalusugan, Community Edition. Sa mga nakikinig po sa atin ngayong hapong ito, makibahagi po kayo sa aming talakayan. I-text lamang po ako si Ate Tien sa 0922-678-3907. Again, 0922-678-3907. Yes, if you have any questions, you could always text her. You could try calling her after the broadcast. So, we have a free health consultation every week at Monumento. We had it earlier this morning. Ikaw ba ay may kidney stones? Hinatulan na kailangan magpa-shockwave o kidney operation. Magpunta sa ating free consultation. Sa Monumento Caloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. 9th floor, Orange Building, Monumento Caloocan, nasa pagitan ng Jollibee at Glory Lumber. Every Saturday po mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11, meron po tayong ginagawang free health consultation sa Monumento. Ito po'y matatagpuan sa 9th floor ng The Big Orange Building. Kung kayo po'y papunta po ng EDSA, pag nakita po ninyo yung rotonda ng Monumento, nasa bandang kanan po yan. Makikita po ninyo ang Glory Lumber at ang Jollibee. Ang Big Orange Building, ang aming tanggapan, ay makikita po sa gitna niyan. Every Saturday mula alas 7 hanggang alas 11 po ng umaga. Pakidala po ang inyong mga medical records kung meron. At kung wala naman ay okay lang, very welcome po kayo. Yan, pinag-us- Kaibigan sa Kalusugan, Community Edition. Pinag-usapan natin ang tungkol sa sakit na diabetes. Marami tayo sa ating tanggapan na may ganitong karamdaman pero hindi nila alam. Yan. Ang dahilan, ano ba ang mga dahilan, Ate Pabs, kung bakit nagkakaroon ng karamdaman na diabetes? Unang-una, hereditary ito. No? Yung bang pagka ang inyong mga lolo, lola, nanay, tatay ay may diabetes, malamang may, pwede kayo magkaroon ng diabetes. Pero wag po kayo mag-alala kasi pwede naman po kasi itong iwasan eh. Ayusin nyo lang po yung inyong lifestyle. Kung alam nyo. Yes, at ang type 1 diabetes kadalasan yun yung hereditary. Yes. Almost 15% ng type 1. Pero Ate Pabs, ito na pagsusumikapan naman na hindi natin mamana. Of course. Halimbawa, lima sa pamilya merong diabetes. Ayokong magkaroon ng diabetes. Babaguhin ko ang lifestyle mo. Yes. Pero... pwede rin na kahit wala ka lahing diabetes, ay pwede ka pwede namang magkaroon kung mahilig ka sa matatamis. Pinagsisikapan ang diabetes ngayon eh. At may mga simptomas ito, Ate Babs. Meron sa mga nakikinig sa atin. Tandaan niyo po yung tatlong simptomas na 3 P's. Tatlong letter P's po yan. Ha? Unang-una dyan yung polydipsia. Ayan, yung polydipsia, iyon yung parating uhaw. Dahil yung kapag mataas ang blood sugar, malapot yung dugo. Manahihirapan na dumaloy sa ugat yung dugo. Ngayon, ang sinasabi ng nagsisignal yung brain natin na uhaw ka, dapat uminom ka. Yun, kumbaga walang katapusan yung pag kauhaw niya, para siyang camel. Kung uminom, walang katapusan yung... It's also connected to the second P, polyuria. Polyuria. Ang polyuria naman, ito yung excessive urination. Lalo na sa gabi. Sa gabi kasi, dapat gigising tayo kaisa lang para umihi. Pero minsan marami sa ating pasyente na pupunta sa ating tanggapan, pag in-interview natin, ilang beses po kayong umiihi sa gabi. Naku, napupuyat na ako. 3-4 beses, bumabangon ako para umihi. Pero sa mga kalalakihan naman, meron din ibang sakit na pwedeng
madalas kang umihi. Yes, so if it doesn't mean that if you have frequent urination that you have diabetes. If you're male, it could be prostate enlargement. If you're female, maybe it could be UTI or something else. So if you have any questions, please text at itinat 0922-678-3907. At kung kayo po'y may katanungan, i-text nyo po si Ate Tin sa 0922-678-3907. Sabihin nyo po ang buong pangalan, tirahan, at ang inyong karamdaman. We have a free health consultation every Wednesday at Cubao. Ikaw ba ay may problema sa baga? May himpaysema, COPD, asthma, o mga bukol sa baga? Magpunta sa ating free consultation. Sa Cubao, Quezon City, tuwing Miyerkules, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora, facing Marikina, makikita ang Crest Building, katabi ng Cubao Elementary School, nasa ibabaw ng Mang Inasal. Every Wednesday, meron po tayong ginagawang free health consultation sa Cubao, Quezon City. Ito po'y matatagpuan sa second floor ng Crest Building, corner ng Annapolis at ng Aurora Boulevard. Kung kayo po'y manggagaling ng Marikina or ng Antipolo at papunta po kayong EDSA, bago nyo po maabutan ng EDSA yung pumuling kanto, makikita nyo na po doon ang Crest Building. Katabi po namin ang Cubao Elementary School at nasa taas po ang Mang Inasal. Every Wednesday po yan, mula alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali. Yes, so we have a free health consultation every week at Cubao. In fact, our office there expanded. We have the whole second floor. Because hundreds of patients go there every Wednesday. Oo. Kaya po maganda kung mas maaga kayo makarating doon. At nang mapakinggan nyo na rin yung free lecture every day, every Wednesday. Napakarami na kasing gumaling. Kasi yung gumaling na yun, iyon yung mga volunteers. A lot of them go back. Volunteers or they just endorse because they know it helped them. Mm-hmm. So we talked about diabetes. We talked about the causes, we talked about the two types of diabetes, and we talked about two out of three P's, which is we talked about polyuria and polydipsia. Yes. So what is the third P? Meron pang pangatlong P, ang polyphagia. Ito naman yung excessive hunger, yung lagi kang gutom. Kaya lang, ang nangyayari nga, since hindi nga makapasok yung blood sugar sa inyong cells dahil nga kung walang insulin or kung insulin resistant, ang nangyayari, yung ating katawan, ang ating brain, nagbibigay ng signal kasi yan, at ang sinasabi, gutom ka pa. So akala ng brain natin, hindi tayo kumain dahil nga parang walang pumasok sa kanyang cells. No? So, ayun, ang nangyayari, kakain tayo ng kakain. Eh di syempre, pag lalo tayong dumadami ng kain, lalong tumataas ang blood sugar. Kasi Ati Pabs, diba, sabi nga, kung gaano karami yung kinain mo, yung ininom mo na mataas sa sugar, tutumbasan niya ng ating katawan para mag-produce ng insulin. Because the body adjusts. So, what happens with polyphagia is, it makes your diabetes even worse if you don't control it because you'll get hungrier and hungrier and eat more food with sugar. Yes. So, imagine if you have those three symptoms. It sounds simple. Three P's, you just eat more, you just drink more, you have to go to the bathroom more. However, if you do not take care of your diabetes, what are the complications? Pag ang pagtaas ng blood sugar ay napabayaan natin, patuloy na pagtaas nito, no? Pero Ate Pabs, meron naman tayong mga in case na tumataas ang kanilang blood sugar pero hindi naman talaga sila diabetic na pasyente. Halimbawa, ako, kumain ako ng onion rice, nag-cake ako, nag-leche plan ako, nag-buffet ako. Tapos kinaumagahan, kukuhanan ako ng blood sugar. Pag kinuhanan mataas, so it doesn't mean na diabetic ako. So meron tayong iba't ibang test na pinagagawa para makasigurado kung talagang ikaw ay diabetic. Yes, so we have tests. However, we also want to discuss the complications. So the complications are as simple as A, B, C. Tandaan niyo po yung mga nakikinig ha. A, B, C. Yan, meron yung komplikasyon, dala, dulot, ang sakit na diabetes. Yes, so the three symptoms are three P's. The complications are ABC. Unahin natin si letter A. Yes. Ang A, yung amputation. Kasi ganito yun eh. Diba, sa dulo ng ating mga daliri, may mga nerves yan eh. May mga ugat na
kasing laki ng garden hose. Mm-hmm. Meron din kasing liit ng yung para hiblalan ng ating buhok. Mm-hmm. Ngayon, itong ating mga nerves na to, kailangan kasi, di ba, kailangan pumasok dito ang mga... sa ating mga ugat, kailangan pumasok ang mga oxygen, ang ating nutrients. Kaya lang, since nabanggit nga ni Ate Violi na kung may diabetes ay lumalapot ang dugo, nahihirapan tuloy yung ating ugat na yung ating ugat na yung i-distribute lahat. Yes. So, ang nangyayari sa tip ng ating kamay or sa tip ng ating mga paa, nag-uumpisa na yung numbness. No? Mm-hmm. Yung numbness, tingling effect, yan ang nangyayari. Hanggang sa, ang nangyayari, umiitim na siya dahil hindi na siya nasusuplayan ng oxygen. Ayun yung gangrene na tinatawag. Gangrene, pagka yun ay nasugatan. Nasugatan at hindi umiitim. Na gumagaling. Especially if you do not check your feet or your phone. Pagka hindi na gumagaling at nakita ng ating mga gamot na nangitim na, lumalaki na yung lumalalim na yung sugat, ang sasabihin amputation. Amputation. Yun po yung letter A, amputation. Yes, and what's letter B? Letter B, ito yung blindness, yung alam niyo po sa mata natin may mga maliliit na ugat. Kapag mataas ang ating blood sugar, yung mga ugat na yan nababarahan. Halos hindi na makakarating ang sustansya, oxygen doon sa maliliit na ugat doon sa likod ng ating mata. Tsaka mayroon tayong optic nerve. Kapag hindi na nourish yun, iyon yung humihina yung mata natin. Yun yung prone sa katarakta at nauuwi sa glaucoma at pagkabulag na ayan. Yeah, kaya pala Ate Pabs, Ate Violi, yung ating mga pasyente, pagka tinignan natin ang kanilang laboratory or kaya dadaing sila sa atin, meron akong katarata, meron akong glaucoma, pag chinek natin ang kanilang mga lab tests, ay mataas pala ang kanilang blood sugar. Mm-hmm. So this is why we invite our patients to go to our free health consultation with their medical records or lab records. Mm-hmm. And if not, we will give them a lab request form. Mm-hmm. So if you have any questions, please text Ate Tina at 0922-678-3907. Kung kayo po ay may mga katanungan, mag-text lamang po kayo kay Ate Tien sa 0922-678-3907. Kung kayo po ay magte-text, pakisabi ang inyong pangalan, kung kayo ay taga saan at ang inyong karamdaman. We have a free health consultation every week at Baliwag, Bulacan. Ikaw ba ay may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation sa Baliwag, Bulacan. Tuwing Huwebes, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Unit 8, Biolago Complex, DRT Highway, Baliwag, Bulacan. Nasa harapan ng main entrance ng SM Baliwag. Every Thursday morning, meron po tayong ginagawang free consultation sa Baliwag, Bulacan. Ito po ay matatagpuan sa Biolago Complex, DRT Highway, Baliwag, Bulacan. Kung alam nyo po yung SM Baliwag, yung pinaka-main entrance po ng SM Baliwag, meron po kayong makikitang bandila ng Pilipinas. Across the road, yun po ang Biolago Complex. Nasa ground floor po ang ating tanggapang kaibigan sa kalusugan. Every Thursday po, alas 7 po, dapat nandun na kayo dahil maaga rin pong nag-start ang ating consultation and meron din tayong free health lecture na ginagawa. Kung kayo po ay pupunta, meron po at mayroong mga laboratory po kayo, maaari nyo pong dalhin yung mga laboratory nyo para madali po ang ating maging gamutan. Yes. So if you have any questions, you could always text at Tina at 0922-678-3907. So we talked about A and B out of the ABCs. A is... amputation. And B is? Blindness. So what is C? Is it cancer? Is it cardiovascular disease? No. Letter C means chronic kidney disease. Oh, chronic kidney disease. Ito yung pinaka-worst. Ito yung pinaka-ayaw ng mga pasyente na mayroong diabetes na kumapit sa kanila yung komplikasyon na to. Dahil bukod sa napakamahal, at maraming naghihirap sa karamdaman nito. Ito yung tinatawag na chronic kidney disease or yung dati ay tinatawag na kidney failure. Gradual loss of renal function. Ibig sabihin, unti-unti, dahan-dahan na yung ating kidney nahihirapan na hanggang sa hindi niya na magawa ang kanyang tungkulin. Kasi ang ating kidneys,
Yan yung taga-filter, taga-sala ng mga excess compounds sa ating dugo. Oo, at pag sinabing compounds ng dugo, sama mo na yung... Marami yan. Oo, sama mo na yung water, uric acid, creatinine, BUN, isama nyo na yung blood sugar na dulot ng diabetes. Oo, so yung lahat yung taga-higap. Kasi kagaya, mo, kagaya na sinabi mo, kapag hindi niya kasi hinigap yung sobrang tubig sa katawan natin, magmamanas tayo, mamamaga ang katawan natin. Wow, yes. No? Sa blood sugar naman, kung sobra-sobra ang blood sugar natin sa katawan, hihigupin din niya ng kidneys, then itatapon sa ihi. Kaya minsan pag nag-check tayo sa urinalysis pa lang, makikita na natin. Sugar content. Oo, may glucose. Oo, at ito yun, kahit nga hindi i-check eh. Kung minsan, di ba, pagka sa ihi, makikita mo. Nilalanggan. Or the smell, yes. Yan. So, ibig sabihin, mataas ang kanilang blood sugar. Oh. Kapag yan ay paulit-ulit na mataas ang inyong blood sugar, napapagod ang kidney sa trabaho na yan, okay, hanggang sa ito ay unti-unti nang bumibigay. And that is how chronic kidney disease starts. So as the kidney slowly give up, especially because of diabetes, ito naman, unti-unting tumataas naman ang creatinine. Yes, creatinine. So, pag tumaas ang creatinine, syempre, sasabihin sa atin ng mga doctor, nephrologist natin, ay magpa-dialysis ka na. Prepare for dialysis, especially when you start going to 400 or 350, even 350. Kasi ang normal na creatinine dapat nasa 100 lang or hindi ka dapat tataas doon. Pero pagka nag 200, 300 yan, mga senyales na ng CKD yan. Pagdating mo ng 4, 5, 6, ayan, kakabitan ka na ng fistula in preparation for dialysis. So if you have any questions, please text at Atitin at 0922-678-3907. Sa mga may katanungan po, mag-text lamang po sa akin. Ako po si Atitin sa 0922-678-3907. We have a free health consultation every week at Kabarantuan. Ikaw ba ay may bukol sa breast? Nalaman ba na ikaw ay may breast cancer? Magpunta sa ating free consultation. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, tuwing Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, BP Building, Maharlika Highway, Kabanatuan City. Nasa harapan ng Robinson's Kabanatuan, makikita ang Bank of Commerce. Nasa second floor ng Bank of Commerce. Every Monday po, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, meron po tayong free health consultation sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ito po'y matatagpuan sa VP Building, sa second floor ng VP Building, Maharlika Highway. Maharlika Highway ng Kabanatuan City. Makikita po ninyo doon Robinson's Kabanatuan. At ang katapat noon, makikita rin nyo rin ang Bank of Commerce. Ang amin pong tanggapan, kaibigan sa kalusugan, ay nasa second floor po ng Bank of Commerce. Yes, so we talked about diabetes. We also talked about the ABCs, the complications. And the last complication. Yung ABC? Sige. Letter A, amputation. Letter B? Letter B, blindness. And letter C? CKD. Imagine that. I don't want to be amputated. I don't want to be blind. Kahit po libre. Who likes to have dialysis every other day for the rest of their lives. So, how do we detect diabetes? Madali lang pong madidetect ang diabetes. Kung sabi nga natin kanina, kung meron ka na nung tatlong simptomas na sinabi natin, aba magpunta ka na sa laboratory center. At ikaw ay magpakuha na ng iyong FBS or yung fasting blood sugar na tinatawag. Sa FBS, Ate Pabs, medyo pwede pang dayain ang resulta na to eh, di ba? Sabi nga natin, kumain ka ng kumain ng marami, sigurado, kinabukasan, mataas ang blood sugar mo. Pero kung halimbawa, magpapalaboratory ka, 8 to 10 hours fasting kasi yun. So, pwedeng kung magpa-fasting ka ng matagal, pwedeng bababa ang maging resulta na yun. O kaya, dahil sa hindi ka kumain. Yes, fasting. Fasting. Yung kagabihan, ulam mo lang ang kinain mo, di ka nagkanin. Maaring mababa ang maging resulta ng iyong FBS. Pero sa pangalawang test na to, hindi mo pwedeng dayain to. Dahil ito yung tinatawag na 3 months to. HbA1c. Sa HbA1c, kahit kumain ka ngayon, pwede kang kuhanan na to sa laboratory. Unless you're willing to cheat for 3 months. That's a diet. Dito hindi kang pwedeng mandaya. Hindi mo rin sabihin na wala kang diabetes. Kasi sa FBS,
fluctuating to eh. Mataas, mababa. Marami rin tayong pasyente minsan, ay, mababa na ang blood sugar ko, wala na akong diabetes. Oo, kasi pero, yung FBS ko, normal na. Yung FBS ko, normal na eh. Pero subukang i-check ang HbA1c, mataas. Oo, minsan naman, mababa ang FBS, mataas ang HbA1c, pero yung iba naman, mataas na mataas ang kanilang FBS, pero pag nag-check tayo ng HbA1c, mababa naman. So, Ate Tin, para ma-confirm na may diabetes, ang kailangan natin tignan talaga ay yung HbA1c or yung long-term na blood sugar test. Dahil walang daya to. Tsaka yung mga pasyente na marami ding mga daladalang laboratory, minsan may mga dalang CBC, yung mga ganyan, urinalysis, mas maganda yan kasi mas kompleto. Oh, kasi kahit sa urinalysis, makikita ninyo yung glucose tumatapon na sa ihi, kaya positive na siya. At syempre, pag na-diagnose na ikaw ay mayroong, ay mataas na to, diabetic na to, binibigyan ka agad ng Maintenance. So what are the conventional treatments? Yun, unang-una, bibigyan ka ng mga synthetic medicine na gagamitin mo pang maintenance. Depends on which type. So if it's type 1, magka type 1, di ba? Or insulin dependent. Insulin dependent. Bibigay sa'yo, insulin. Yun, habang panahon ka na lang, mag-i-insulin. Oo, kung turo ka ng tusok, di ba? Ang sakit-sakit yata, no? Yung kurutin ka nga lang minsan, yung sakit. Kung paano, Ate Pabs, kung tatlong beses kang pag-injure ka ng insulin, diba? Masakit din yun. At saka masakit din syempre sa bulsa. Of course. And then what about for type 2? So type 2 naman, ito yung bibigyan ka ng mga oral medication. Pero itong oral medication na to, ito yung sabi nga natin, maintenance. Minimaintain mo. Inaalagaan mo ang iyong karamdaman. And you know what's worse? You could have both types of diabetes. You could have type 1 and type 2. Perfect. 1, 2. At hintayin mo pa. Magbilang ka pa ng ilang taon. At you'll have the ABCs. ABC. Diba, hindi lang yun, no? Maraming complication binibigay ng mga maintenance. Yes. Tamaan pa yung liver. And kidneys. Yan. Yes. Kung kaya ikaw na nakikinig sa amin ngayon, hindi ka excited na magpa-dialysis, hindi ka excited na maputulan ng paa at gusto mo pang makakita, dito lamang po sa Kaibigan sa Kalusugan, mag-text po kayo kay Ate Tin sa 0922-678-3907. Text lang po si Ate Tin. 0922-678-3909. So Ate Tin, that's 0922-678-3907. We have a free health consultation every week at San Fernando. Ikaw ba ay may prostate enlargement? Nalaman ba na ikaw ay may prostate cancer? Magpunta sa ating free consultation. Sa San Fernando, Pampanga, tuwing Lunes, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 na tanghali. Unit 1, Ground Floor, Garcia Building, MacArthur Highway, Dolores, San Fernando, Pampanga. 50 meters mula flyover ng San Fernando, makikita ang Estings Flower Shop, katabi ng flower shop. Every Monday morning po, meron po kaming pre-consultation sa San Fernando, Pampanga. Ito po'y matatagpuan sa Unit 1 Garcia Building, MacArthur Highway, Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga. Kung kayo po'y nanggagaling sa NLEX, sa ilalim po ng flyover, kumaliwa po kayo. Mga ilang 100 hakbang, makita niyo po yung Estings Flower Shop, katabing-katabi po nito ang tanggapan ng Kaibigan sa Kalusugan. Dali po ang inyong medical records. Dapat po alas 7, nandun na po kayo dahil matatapos po tayo ng alas 11 lang ng umaga. Yes, so our offices are open usually 5 or 6 days a week, but our free health consultation is once a week. Yes, well, except Monday, when we have a special consultation. So the reason why we have free health consultations is because we want to make sure that when you come back or that when we check you up, that we have the correct information. We don't just want to sell our products at the drugstore and then just let you get whatever you want because we're not sure if you're taking the right dose. Opo. Kailangan po kasi may monitoring tayong gagawin, no? Yung pong unan yung laboratory, titingnan po natin and then
After 1 month or after 3 months, papabalikin po namin kayo with another laboratory. Para sa ganun po, makikita po natin yung changes o yung pagbabago kung paano po kayo gumagaling. Kaibigan sa Kalusugan, Community Edition. If you have any questions, you could always text at Tin at 0922-678-3907. Yes, pag kayo po ay nag-text, pakilagay lang po ang inyong pangalan, ang inyong address, at nang sa ganun, maibibigay po namin yung pinakamalapit na tanggapan para sa inyo. Yan. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon, kahit po hindi lang diabetes na sa pinag-uusapan natin ngayon, kung kayo po ay may breast cancer, cervical cancer, prostate cancer, or yung mga problema sa heart, maaari sa liver, sa kidney, pwede po kayong mag-text sa akin. Ako po si Ate Tin sa 0922-678-3907. Yes, so if you have any questions here, feel free to text her. Right now, we cannot accept calls because we're in the middle of a broadcast. May mga tumatawag po sa atin ngayon. Pasensya na po, hindi po namin masasagot ang inyong tawag. Mamaya po, after ng broadcast natin, sasagutin ko po ang inyong mga tanong. So we talked about conventional treatment. For type 1, you may need insulin injections. For type 2, you need oral medication. Or for those people lucky enough to get both, you would get a lot of other things in between, especially if you have the complications, the ABCs. So what do we have for diabetes? Dito sa atin, sa Kaibigan sa Kalusugan, ang binibigay natin dito kung ikaw ay mayroong sakit na diabetes ay ang Jamperin. Ang Jamperin, ito yung pinakamabisang gamot na panlaban sa sakit na diabetes. Ito ay extracted from buto ng duhat na nagtataglay ng glycoside jambulin, kung saan tinutulungan ito ang ating pancreas na mag-produce muli ng sarili niyang insulin. Yan, para sa mga type 1 diabetes. Oo. At siyempre, meron ding alkaloid jambusin. Yes. Alkaloid jambusin, ito naman po ay para ayusin po yung ating cells, dahil pagka po type 2 diabetes, yung insulin resistant yes, hindi nare-recognize ng cell ang ating insulin. Kaya pagka, dahil po sa Jamperin na meron pong alkaloid jambusin, kaya po niyang i-correct ang ating cells, at nang sa ganun, ma-recognize niya ulit ang ating insulin. At ang Jamperin po ay hindi maintenance. Hindi po natin ito ibibigay sa inyo habang buhay. Unti-unti po tutulungan natin. Kung ikaw ay nag-i-insulin, unti-unti natin itong ibababa yung dosage ng insulin ninyo, hanggang sa yung halimbawang 3 times a day kayo nag-i-inject, maging twice or maging once na lang. Yes, because maintenance medication deals with the effects of diabetes, deals with the side effects, deals with the effects, but it does not target the cause. Jamperin targets the cause. It wants to help repair the pancreas and the body in order for us to deal with diabetes. At the same time, our products are approved by the Philippine FDA, the US FDA, and German FDA. Kaya makasigurado po tayo na ang aming produkto ay safe and effective. And they are patented in 126 countries and territories around the world. So our products are unique. If you see somebody with a similar product, either it's fake or it's illegal. Yeah. So kaya hindi nyo po ito makikita sa mga butika, no? O kaya sa mga generic stores. Makikita nyo lang po ito, makukuha nyo lang po ito sa aming mga tanggapan. Yes, ayan. Another reason why we want to make sure that you go to our free health consultation before our products are, Jamperin is very powerful. It could reduce your blood sugar by up to 40% in 2 hours. Okay. Imagine if you take the wrong dosage. Mangyayari, magkakaroon kayo ng hypoglycemia niyan. Yes, hypoglycemia. Mahirap din po yan. Tsaka maganda rin, Ate Pabs, na magpunta sila sa ating tanggapan para malaman nila kung ano ba yung mga dapat at hindi nila dapat. Yes. Tsaka yung maibigay sa kanila yung tamang gamot. Ayan, tamang dosage. And we want to make sure that we, you need to know what's going on. They could say they have heartburn, but they have liver cirrhosis. They could say that they have problems in their back, but it's CKD. Yes, o kaya yung binanggit natin na polyuria, yung pala, hindi naman pala diabetes ang problema sa mga kalalakihan. Prostate enlargement pala. Yes. So we have products for different problems, and we have solutions for all of your for different problems here. So if you have any questions, please text at the TIN at 0922 678
3907. Kuya Rainier, meron po tayong texter dito, no? Nagpapasalamat po kami, nagpapasalamat po at lagi kami nakikinig sa DZMA every Saturday. Napakaganda po ng inyong programa, marami po kaming nalalaman. From Palawan po ako, mabuhay po ang kaibigan sa kalusugan. Wow, yan, hello po sa mga taga-Palawan. Yan. Marami pong mga nagte-text sa atin. Mamaya po, sasagutin ko po lahat ng inyong mga katanungan. Yes. So, we talked about diabetes. We discussed it. We talked about type 1, type 2. We even mentioned there's a bonus, the gestational. If you're pregnant and you have too much food or sometimes you didn't control your diet, you might have diabetes temporarily. So, we also talked about the causes. We talked about the symptoms, the three P's. What are the three P's? Polydipsia, polyuria, and polyphagia. Yeah, yung tatlo naman pong ating symptoms ay yung symptoms, yes. Complications. Polydipsia, frequent drinking. Mm-hmm. Polyuria, frequent urination. Polyphagia, frequent eating. So, complications. At yung tatlong complications naman, ABC. Ito yung ABC. Tandaan nyo po ito, ABC. A, amputation. B, blindness. And letter C is CKD. Yes, CKD, yan. ABC. Kuya Rayan, meron niyang kinalaman sa katanungan dito. Good PM po. Si Senny po ito ng Santa Ana, Manila. Saan po ba kayo malapit? Na, ano po ba ang dahilan ng pangingitim ng kanyang paa? Oh, yan. Well, let's see. We talked about our ABC. So, it's not an automatic that it's the letter A. However, more frequently than not, it could be that. So, how do we explain this? Neuropathy. Yung neuropathy, di ba? Dahil nga po sa maliliit po yung mga ugat sa ating dulo ng ating mga paa, pagka po yung blood sugar, malapot dahil tumataas na yan, no? Hindi makadaloy mabuti doon sa maliliit na ugat. No, kailangan kasi yan, yung nutrients, yung oxygen. Nangingitim siya dahil hindi na nakakadali doon. Nagbara na yung ugat eh. Maliliit kasi yung ugat. Yes. Kapag mataas ang blood sugar. And then imagine if you put a lot of sugar. Nakabara. Kaya ang nangyayari, nangingitim yung paa. Dahil hindi na makadaloy doon ng maayos yung dugo. Yan. Para po kay Ma'am Zenny, mas maganda po na makapunta po kayo sa aming tanggapang kaibigan sa kalusugan. Mamaya po, itatext ko po sa inyo yung kompletong address para makapunta po from kayo. From Manila? Santa Ana, Manila. And the nearest is? Sa Monumento. Monumento, okay. So, tinatanong din niya kung saan po nabibili ang gamot na ito. So sa Monumento po, doon lang po natin to mabibili. We have it at our free health consultation centers because we want to make sure that you are that we give you the right dosage and the right precautions. Because the right medicine is only half of the job. We have to give you the right lifestyle because diabetes has causes and we have to make sure that we don't trigger it again. Yan. Kung kayo po ay nakakaramdam na ng pamamanhid, yan, yung mga parating ihi ng ihi, magpunta na po kayo sa aming tanggapan ng kaibigan sa kalusugan at sabihin niyo po, pinapunta kayo ni Ate Tin. Also, another complication mentioned was B, blindness. So if you have a hard time seeing, if you have a hard time reading properly or typing the correct messages, you might have another complication of diabetes. So hopefully that won't happen to you, but in order for you to stop that, you have to go to our free health consultation soon. Yan. Kanina po may mga nagtatanong dito sa atin. Pero ngayon, kami naman po ang magtatanong sa inyo. Gusto niyo po ba ng free na jamperin? Yeah. Kung kayo po ay nakikinig sa amin kanina magmula alas 5, madali niyo pong masasagot ang aming katanungan. Una-unahan lang po ito at nang makuha po ninyo ang aming free jamperin. Kung kayo po ay magte-text, pakisabi po ang inyong kompletong pangalan, kung kayo po ay taga saan at ang tumpak na kasagutan sa aming tanong ngayong hapong ito. Ang aming pong katanungan, pinag-uusapan natin ang sakit na diabetes. Magbigay ng tatlong komplikasyon ng sakit na diabetes. ABC. ABC. ABC, yes. So if you have the answer. Kung alam nyo po ang tamang kasagutan, mag-text lamang po kay Ate Tin sa 0922-678-3907. Pakisabi ang inyong pangalan, kung kayo ay taga saan,
at ang inyong tumpak na kasagutan sa 0922-678-3907. Yan, yes. Text na po kayo at sabihin niyo po ang inyong tumpak na kasagutan. Kaibigan sa Kalusugan, Community Edition. So while we're waiting for the correct answers to our text quiz, we're also going to talk about the other complications of... Oh no. Well, let's not give the answers yet. But we have other complications and we have products to deal with them. So at Kaibigan sa Kalusugan, we also deal with other diseases. So we also deal with cancer. So what are our most common patients? Sa aming tanggapan, may top three na mga nasakit na laging nating naririnig sa kanila. Una, yung cancer. Pangalawa, yung diabetes. At pangatlo, yung isa sa ating... Yes, one of the answers of the ABC. Iba bonus na ba natin to, Ate Tin? Let's tell them later. So, cancer. So, what do we have for cancer? Let's explain cancer. A short intro. Ano ba yung cancer? So, cancer is an abnormal growth of cells. So, the body has cells, trillions and trillions of cells in the body. Different jobs, different roles. Like a person, different jobs. And cancer cells are those that grow abnormally. Now, the body always has tiny abnormal growth, but they usually die out. They don't grow anymore. But these cancer cells, they grow and they multiply faster than normal cells. Mabilis itong mag-multiply. Nagkukumpul-kumpul itong mga cells na ito. Itong mga cancer cells ito, nakakalimutan ka sila na mamatay. Kaya nagkukumpul-kumpul sila, lalo silang lumalaki. And what they do is they get nutrition from the body and damage the body at the same time. So this can happen in basically every part of the body, from the brain all the way to the skin. Yan. At kapag itong cancer, kapag itong mga cells na to, itong mga abnormal cells na to, ay dumami, nakalimutan nga nilang magpakamatay. Kaya ang nangyayari dito, nagiging cancer cells sila na maaari itong tumubo sa iba't ibang part ng ating katawan. Yes, which is called metastasis. Metastasis. Yan. Pero karaniwan, Ate Pabs, na sa siguro 80% ng mga pasyente na may cancer, yung mga cervical cancer. Kasama mga kababaihan. Yes, and for men, of course, it's prostate, yan. Sa mga nakikinig po sa atin, hindi po exempted ang mga kalalakihan. Kung ang pinag-uusapan ay breast cancer, pwede rin magkaroon ng breast cancer ang mga kalalakihan. And then there's some cancers that you could get through bad lifestyle. Kaya sa mga nakikinig po sa atin ngayong hapong ito, hindi po masama na tayo ay magpa-laboratory. Kung wala tayong nararamdaman, wala tayong sakit, kahit na yearly, magpa-laboratory po tayo para malaman natin kung nagkakaroon na ng problema tayo sa katawan. So sabi nga natin, prevention is better than cure. Kaya kailangan kahit wala kang nararamdaman, yearly magpapalaboratory po tayo. And tayo, Ate Pabs, wala tayong mga karamdaman, pero umiinom tayo ng ating mga gamot. Kasi prevention is better than cure. And what is the cure for cancer? Ang ginagamit natin dito ay ang PyCure. Ang PyCure, ito yung pinakamabisang. Na panlaban sa sakit na cancer. Yes, it's a powerful antioxidant and anti-cancer. So it deals with cancer in two ways. First, it induces cell suicide or apoptosis of cancer cells. And the second one is stop angiogenesis. Yung stop angiogenesis, kasi yung angiogenesis, ito yung pagtubo ng mga ugat. Pag nag-PyCure po kayo, ang mangyayari po, pipigilan it stops yan. Angiogenesis. So yung mga ugat po sa paligid ng inyong cancer cells, unti-unti po yan tatanggalin or puputulin po ng ating PyCure. At nang sa ganun, hindi na po magkaroon ng mga nutrients, ng oxygen ang inyong cells. At ang mangyayari, liliit na yan. Hindi na yan lalaki pa. Yes, so PyCure deals with cancer without the unpleasant side effects. Because what are the common treatment for cancer? Pagka ikaw ay na-diagnose na mayroong cancer, ang unang-unang sasabihin sa'yo is, operation. Pag nagpa-opera ka, dapat ready ka sa susunod na procedure. Ito ay magpapa-chemotherapy ka kung ito ay na-diagnose na malignant yung iyong cancer cells. At after ng chemotherapy, dapat susunod na to ay radiation. Because when you have your operation, you take away maybe 99% of the cancer cells,
But that remaining 1% will spread around the body if you do not poison the body to kill the cancer cells. Uh-oh. So that's the traditional method. We respect the scientists, we respect the doctors, because it still works. People still survive cancer. Cancer rates have survival rates increased after these procedures. However, Bicure is complementary medicine. It could work together with conventional medicine, and it could work by itself. And it can be proven by science that it will reduce cancer. Cancers. To love fight cancer, yes. Yes, kasi ang Bicure, tinatarget lang niya yung cancer cells. Kaya kahit na po kayo po yung nagpapakimotherapy, hindi nyo po mararanasan yung nalalagas ang buhok or yung nangihina. Tsaka isa pa, Ate Pabs, yung ating good cells na nanatili siyang buhay at lumalaban sa immune system. Hindi na niya dinadama yung mga healthy cells. Oo, kaya yung mga taong may cancer, hindi mo makikita na talagang sila may sakit. Yung mga pasyente natin na may cancer, malalakas sila, tsaka talagang hindi mo iisipin dahil wala silang panlulugas ng buhok. No? And so, if you go to our free health consultation, some of our volunteers used to have cancer. Yes. And they can prove to you that they got cured because they have their lab tests. That's why we insist on lab tests. Meron tayong isang volunteer doon. Meron siyang cancer sa Malolas din. Pero ngayon, makita nyo, masigla na siya. Sumasayaw pa yan. So that's what we do. We ask for your lab test because we want to prove to you that it's not just a good feeling that we'll cure you from cancer. Sa mga may katanungan po, sa mga nakikinig po sa atin ngayong hapong ito, maaari po kayong makibahagi sa aming talakayan. I-text lamang po ako si Ate Tien sa 0922-678-3907. Kung kayo po ay magte-text, pakisabi ang inyong pangalan, kung kayo po ay taga saan at ang inyong karamdaman. Yan. Ulitin po natin ang ating text quiz ngayong hapong ito. Ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa diabetes. Yes. Pag ikaw ay may diabetes, maaari kang magkaroon ng iba't ibang komplikasyon. Ang aming pong katanungan, magbigay po ng tatlong komplikasyon na dulot ng sakit na diabetes. Ang ating pong clue, ABC. Yes, ABC. Well, C, or at least C, is one of our most common source of patients. Aww. And it is something that you could get through improper lifestyle even without diabetes. Let's give other hints. So letter A is something that you would see normally associated with accidents. Accident. A for accidents. And letter B is for ano ba? Basta, yes. ABC po yan. Alam niyo na yan. So yeah, there, if you have any questions, please ask Ate Tin at 0922-678-3907. If you have any questions, you could text her. Right now, we can't accept calls for the next 15 to 20 minutes because we're still on air. So, balik tayo sa ating diabetes. Pagka sinabi kasing diabetes, may mga bawal yan eh. Hindi lang dapat na umiinom tayo ng tamang gamot, kundi dapat ayusin din natin yung ating mga lifestyle, yung ating diet. Ang kailangan dito, disiplina. No? At kung ikaw ay mayroong karamdamang diabetes, dapat iiwasan mo na ang mga pagkain nito. Unang-una, gaya ng ice cream. Ito, cakes. Yung bawal ang sweets. Lahat ng matatamis. Tulad ng ice cream. Oo, sweets yun eh. Oo, ng cake. Ng soft drinks. At yung mga iba't ibang kakanin. Ako, napakasarap yung naman mga yan. Kakanin na yan. At syempre, sugar, bawal din ang sugar. Ito yung honey. Coco sugar. Even brown sugar, muscovado, or honey, it has sugar. Yes. At isama mo na dito, yung wala na po kayong kanin sa gabi. Kasi yung iba, nagre-reklamo, ay ayoko, magugutom ako. So hindi po kayo magugutom. So that's one of the three kainin niyo po. Kainin niyo po yung ulam ninyo. Nagugutom pa rin ako. Magluto kayo ng isang kilong gulay, kainin niyo isang kilong pwede gulay. Pwede naman silang maglaga ng kamote. Hindi pa natin sinasabi na wag na kayo kumain ng kanin. Pwede kayo kumain ng kanin sa almusal, konting kanin ulit sa tanghalian, pero kung po pwede po, wala na sa gabi. Yes. Kahit yung pasta, yung mga pansit, spaghetti na yan, bawal na rin. Tinapay, bawal na rin yan. We want to make sure that your blood sugar will remain relatively normal when you fall asleep. Tsaka makikita natin, Ate Pabs, yung mga pasyente natin na talagang disiplinado sa pagkain.
Kasi nakikita natin na unti-unting bumababa ang FBS. Pag FBS kasi doon nakikita kung gaano ka-disiplina sa pagkain. Yes, and that's what happens to our other patients. Mm-hmm. However, a lot of them, while they might complain that we're strict, other doctors give them even stricter diets without the products. They almost eat nothing anymore because they have to maintain healthy levels. Our diets are still reasonable. Mm-hmm. We just tell them to avoid the most unhealthy food. But of course, if you ask Ate Tin at 0922-678-3907, she could give you better diet tips. Yes, really. So, mag-text lamang po kay Ate Tin sa 0922-678-3907. Kung kayo po ay magte-text, pakisabi ang inyong pangalan, ang inyong karamdaman. Mm-hmm. Yes, at ang inyong address para sa ganun, maituro po namin sa inyo yung pinakamalapit naming tanggapan. At mas maganda kung makakarating po kayo sa aming tanggapan ng Kaibigan sa Kalusugan, sabihin niyo po, pinapunta kayo ni Ate Tin. Yan. Yes, because we always have volunteers there ready to help you. Yan, sa mga nakikinig po sa atin, ha, kung kayo po ay may mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na mayroong ganitong karamdaman or kahit ano pa mang karamdaman siya na nawawala na ng pag-asa, ang Kaibigan sa Kalusugan po ay laging nandito para sa inyo. Opo. Mag-text lamang po kayo kay Ate Tin para masabi ko po sa inyo kung saan po kayo malapit. Sa 0922-678-3907. Yes. And our products are approved by the FDA, so they are proven safe and effective after all those lab tests and all the regulations that you have to go through, which a lot of the herbal medicines do not go through properly. So if you're taking your herbal supplements, please check if it has an FDA CPR number. Pakitingilan na po. I-check nyo po yung mga bote ninyo ng mga herbal supplements at tingnan nyo kung meron po itong FDA. Yes, there are some herbal companies where they put their own certification, but that doesn't matter. Yes, FDA po. Is what you look for. Yes, and yung iba nga, BFAD. BFAD. Wow, BFAD clothes. I think that's the time during Flavier. Matagal na po yung BFAD. Pagka po yung BFAD na dyan, expired na. So that's what we have. We're proud that our products are registered, that our products are legitimate and proven safe and effective. Apo. Sa mga nakikinig po ngayon sa amin ngayong hapong ito, kung kayo po ay nagda-dialysis na, kung kayo naman ay nagkaroon na ng iba't ibang komplikasyon, diba? O kaya yung mga chemotherapy, pagod na sa kakainom ng mga maintenance. Yes, so before we announce the winner for a text quiz, let's give our messages to the listeners. Yan, sa mga nakikinig po sa atin, ha, huwag po kayong mawawala ng pag-asa dahil ang Kaibigan sa Kalusugan, nandito po kami para tumulong sa inyo. Pakitext lamang po sa inyo yung pinakamalapit kung kayo po ay taga saan at sasabihin po namin kung saan kayong lugar pwedeng magpunta na malapit dyan sa inyo. So nandito po ang Kaibigan sa Kalusugan at itext lamang po si Ate Tien sa 0922-678-3907. Yes, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at pati na rin po sa lahat ng mga nanood sa kanilang Facebook Live. Ako po si Ate Pabs, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa lahat ng nakinig at tumutok po sa aming programa. At yung mga natutunan nyo po, pwede nyo po yung i-share. At samahan nyo po ulit kami sa susunod na linggo. Ako po si Ate Violi, ang inyong Kaibigan sa Kalusugan. For other updates, we please visit our Facebook page at KSK TGLI or the Global Leader. At pala, Kuya Regel, bago pala tayo magtapos na ating programa, gusto pala naming sabihin sa mga taga-Cabanatuan City na special. Meron po tayong gagawing special consultation sa Friday. Next, ano pa? Sa Friday, February 15. Pero before February 15, sa Valentine's Day, February 14, meron din po tayo sa Tarlac. Special consultation po yan with Dr. Richard Nixon Gomez. So, Feb 14 at Tarlac, special consultation. Feb 15 at Cabanatuan. And if you want to know the address, you can always text Ate Tin at 0922-678-3907. Yes, kung may mga kamag-anak po kayo doon, i-text nyo na po sila na darating po ang Kaibigan sa Kalusugan, si Mr. Richard Nixon Gomez, sa February 15, Cabanatuan, Nueva Ecija. At syempre, binabati po namin ng happy birthday si Ate Tin. Yes, happy birthday! Yeah. Thank you po sa inyo lahat. Yes. Ayan. Ako po si Ate Tin, ang inyong Kaibigan sa Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong hapong ito. At bago po natin i-announce ang ating winner, we'll announce the question. Uulitin
po natin ang ating katanungan. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sakit na diabetes. At kung ikaw ay may diabetes at ito ay napabayaan mo pa, maaari kang magkaroon ng iba't ibang komplikasyon. Ang aming pong katanungan, magbigay ng tatlong komplikasyon dulot ng sakit na diabetes. At meron na pong nagbigay ng tamang kasagutan. At ito po ay taga Santa Ana, Manila. Ang kanya pong kasagutan ay yung ABC na sinasabi po natin kanina, yes. Tipabs. A, amputation. B, blindness. And C, CKD. Yes. Congratulations po kay Ma'am Arsenia Lumbres ng Santa Ana, Manila. Congratulations! Yes, congratulations! So, intayin niyo po yung aking text. Magre-reply po ako sa inyo kung paano niyo po makiklaim ang inyong prize na jamperin. Yes, so I'm Rangel Gomez, co-inventor and scientist at kaibigan sa kalusugan, wishing you a happy weekend. And before we close, we'll play a message from our inventor and scientist, Mr. Richard Nixon Gomez. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat ng mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat ng ipinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. Looking for a way to chillax on a Sunday afternoon? Chill and relax sa mga musikang bubuya.